para sa ating minimiti at makamtan ang tamang impormasyon para sa bawat Pilipino na namamayagpag sa buong mundo. Ating mga kasama sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang SKIA Broadcasting Center. Kasama ka! With the power of 5,000 watts. 5,000 watts. Serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao. This is DXWM 107.3 MHz. Magnet FM. Magnet FM. The radio station of SKIA Broadcasting Center. Magnet FM 107.3. Asan ang radyo mo? Para sa paglilingkod sa bayan, magbibigay ng impormasyon, musika at pambansang balita. Ito ang DXMM 107.3 MHz Magnet FM na maglilingkod sa inyo sa bawat mamamayang Pilipino. Araw-araw para sa nagbabagang balita, iikutin ang bawat sulok ng ating mamamayan para bantayan ang ating kapaligiran. Para sa impormasyon at tamang pag-uulat na walang pinapanigan. Para sa patas na balita sa buong bansa, ito ang Media Center na maglilingkod sa bawat Pilipino. Narito ang para sa pambansang balita. Para sa mga mamamayan at para sa makabuluhang balita, walang kinakampihan para itayo ang bandila ng kabutihan. Para sa mga tamang impormasyon at pambansang balita, ito ang SKIA Broadcasting Center. Magbibigay ng mga panibagong balita para sa mamamayang Pilipino. Narito ang pambansang balita. Oras sa buong kapuluan, alas 5:05 ng umaga. Assalamualaikum, magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng pambansang balita, Grassroots Innovation Project inilunsad upang matugunan ang agwat sa mga komunidad ng BARM. Manant laban sa mga carnapper, tumindi sa likod ng pananambang sa Lanao Cup. DOS nakapagtala ng 2,350 kaso ng SFMD sa Western Visayas. Davao de Oro ay 418 kaso ng SFMD. PCO naglabas ng bagong appointees sa Marcos Administration. Pagsubok ng automated poll system, itinakda sa 3 nayon para sa 2023 BSKE. Sundalo patay, 3 iba pa sugatan sa pagsabog ng minahan ng NPA sa Albay. State of Calamity, idinaklara sa bayan ng South Cotabato dahil sa fish kill. Bilyar nais na maging certified medical responders ang mga tauhan ng BFP. Panel ng Senado, tinugunan ang mga panukalang batas
na naghanap ng mga dekalidad na mga trabaho at produkto ng Pilipinas. DILG Fund Run, naghanap ng higit na suporta para sa advokasya laban sa droga. Magkasunod ng kaso ng pamamaril na itala kahapon sa Pikit, Cotabato. Teenage pregnancy sa Eastern Visayas bumaba ng 4.9% noong 2022 ayon sa Popcom. Vice President Duterte tinanggi ang pagsuporta sa same-sex marriage sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Kayo po ay nakikinig sa impilan ng Iskia Broadcasting Center ng DXWM 107.3 MHz Magnet FM. Sabayan rin po tayong napakikinggan sa 90.7 Magnet FM. Maramag bukid nun ang kanilang CEO President na si Robin Villapaz at ang 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang CEO na si Vladimir Wasawas at ng 104.3 Web FM ng Pikit North, Cotabato, ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turquisa Bangkal. Araw po tayo ng Biyernes, 17 sa buwan ng Pebrero, 2023. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa ulat panahon, ang Northern Mindanao, Caraga at Davao Region ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat pagkulog dulot ng drone ng LPA. Posibleng flash flood o landslide dahil sa katamtamang hangin hanggang sa malakas na pagulan. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog dulot ng localized thunderstorm. Posibleng pagbaha, pagguho ng lupa sa panahon ng matinding bagyo. Katamtaman sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang hilaga na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang ira sa silangang bahagi ng Mindanao. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang iiral sa ilangang bahagi ng Mindanao. Sa Pampanga, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Ang araw ay sumikat alas 6 umaga ng umaga at ito naman ay lulubog alas 5.52 ng hapon. Alas 7.11 na po ng umaga. Bilang una sa ating balitang pambansa, nagsimula na ang pagmamapa ng Science and Technology Intervention at Innovation para sa grassroots communities ng BARM kasunod ng turnover ng Grassroots Innovation for Inclusive Development o Green Program Manual sa aktibidad na ginanap noong Pebrero 13 at 14, 2023 sa ang lungsod ng Cotabato. Natanggap ng MOST ang manual na programa mula sa Department of Science and Technology sa dalawang araw na aktibidad na tinatawag na Salik Lakbay Solution Mapping Trainers Training and Immersion. Ang Salik Lakbay ay isang kombinasyon ng dalawang salitang Pilipino gaya ng saliksik at ang lakbay. Ang isang makatuwang na paglalakbay ang solusyon sa pagmamapa
sa mga komunidad at katutubo sa buong bansa. Ayon kay MOST Minister Engineer Aida Silungan, ang Green Program ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga technological na solusyon, kundi tungkol din sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga komunidad upang himukin ang kanilang pag-unlad. Manhunt laban sa Carnapper, tumindi sa likod ng pananambang sa Lanao Cup. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang report. Ito ng mga otoridad ang kanilang pagtugis laban sa limang Carnapper na pumatay ng isang pulis at nasugatan ng isa pa sa pananambang kamakailan sa lalawigan ng Lanao del Sur. Sinabi nitong Huwebes ni Colonel Richard Berceles, Operation Chief ng Area Police Command, Western Mindanao, na kilala ang tatlo sa limang Carnapper na sina Aminola Akob Alilang alias Coco, Lani Sangkupan Alilang at Pahad Sangkupan Alilang na pawang residente ng Barangay Pindulunan, Pikong, Lanao del Sur. Ang dalawa pa ay nananatiling hindi nagkikilala, idinagdag niya. Sinabi ni Berceles na responsible ang mga sospek sa pananambang noong February 11 sa Barangay Uban-Uban, Pikong, Lanao del Sur na nagresulta sa pagkamatay ni Staff Sergeant Albert Magdayaw ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Lanao del Sur. At yan ang ulat mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasulish Hak, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Rasulish Hak sa iyong ulat. DOH nakapagtala ng 2,350 kaso ng SFMD sa Western Visayas. Davao de Oro ay 418 kaso ng SFMD. Para sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasamang Magnet Patrol Almadi Saban. Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, sa pagtaas ng kaso ng sakit sa kamay, paa at bibig na may 2,350 na kaso mula January 1 hanggang February 4 kumpara sa 132 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa Davao de Oro, pinagtimpa ng Provincial Health Office ang kanilang information campaign sa HFMD matapos magtala ang probinsya ng 418 na kaso, karamihan ay sa mga bata. Sa isang virtual press briefing noong Huwebes, o nitong Huwebes, sinabi ni Dr. Antonio Bernas, ang Provincial Health Office ng HFMD ay isang nakakahawang viral disease na maaaring ilipat sa sinuman. Ayon naman kay Erin B. Ligarda, Medical Technologist 2 at DOH Regional Food and Water Borne Disease Program Coordinator noong Huwebes, o nitong Huwebes, na nakatutok sila sa aspeto ng kalinisan dahil sa HFMD ay isang viral disease at maaaring kumalat na mas mabilis. At yan ang ulat mula rito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Almahdi Saban, nag-ulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Almadi Saban sa iyong ulat. PCO naglabas ng bagong appointees sa Marcos Administration. Para sa detalye ng balitang yan, ating balikan si kasamang Magnet Patrol Rasul Isha.
Nagtalaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga bagong appointees sa Department of Agriculture at Armed Forces of the Philippines. Ang Presidential Communication Office sa opisyal nitong Facebook page ay naglabas noong Miyerkules ng mga pangalan ng bagong hanay ng mga opisyal na itinalaga ni Marcos. Batay sa listahan, itinalaga si Faz Benavides II bilang Assistant Secretary ng DA na kasalukuyang pinamumunuan ni Marcos. Ang iba pang bagong hinirang na opisyal ng DA ay sina Honorio Flaminio, Fernando Flores, Maria Christine Inting, Roland Tulay na siyang hahawag sa ranggong Director 4, gayon din si Reynaldo Campomanes na magsisilbing Director 3. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Alas 7:18 na po ng umaga. Pagsubok ng automated poll system, itinakda sa tatlong nayon para sa 2023 BSKE. Para sa detalye ng balitang yan, ating balikan si kasamang Magnet Patrol Almadi Saban. Inihayag ng Commission on Elections nitong Huwebes na magpapalot test ang Automated Elections System o AES sa tatlong barangay sa Quezon City at lalawigan ng Cavite para sa October 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang pahayag, sinabi ni COMELEC spokesperson Chandrex Lodjanko na napili para sa pilot testing ng AES ang Zone 2 Poblasyon at Paliparan 3 sa Dasmariñas City, Cavite at Barangay Pasong Tamo sa 6th District ng Quezon City. Sa kabilang banda, binanggit niya na magkakaroon ng maliliit na pagbabago sa calendar of activities para sa barangay na ito o mga barangay na ito, kabilang ang paghahain ng Certificate of Candidacy o CUC ng mga aspirante. Ang tatlong barangay ay mayroong halos 112,000 na rehistradong butante, 84,100 na regular at 27,817 na kabataang butante na may 227 na clustered precinct. At yan ang ulat mula rito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Almahdi Saban, nag-ulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Almadi Saban sa iyong ulat. Alas 7:20 na po ng umaga. Samantala, sundalo patay. Tatlong iba pa sugatan sa pagsabog ng minahan ng NPA sa Albay. Para sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasamang Magnet Patrol Asli Kadir. Patay ang isang sundalo habang sugatan ang tatlo pa noong Miyerkules ng pasabugin ng New People's Army or NPA ang mga anti-personnel mines sa Barangay Ramay sa Uwas, Albay. Sinabi ni Kapitan Frank Roldan ng Infantry Division Public Affairs Office Chief na naganap ang insidente dakong alas 9 ng umaga matapos makatanggap ng ulat ang 49th Infantry Battalion hingil sa extortion activity. Aniya matapos ang pagsabok, nagkaroon na 30 minutong bakbakan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at mga rebelde na nagresulta sa pagkakapatay sa isang miyembro ng CTG at pagkakarecover ng 3 high-powered firearms. Nagpaabot ng pakikiramay si Major General Adonis Bahaw, Commander ng 9th Infantry Division at Joint Task Force Bicolandia, sa naulilang pamilya ni Malcampo at Tinyak na hindi masasayang ang sakripisyo ng batang opisyal. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita. Ashley Kadir, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Ashley Kadir sa iyong ulat. Alas 7:21 na po ng umaga. Samantala, ang mga opisyal ng bayan ng Lake Cebu sa lalawigan ng South Cotabato
ay naglaan ng 1.5 million ng calamity fund nito para sa tulong pinansyal ng mga fish cage opereto na apektado ng fish kill sa lugar. Sa isang panayong noong Huwebes, sinabi ni Robert Bagong, hepe ng Lake Cebu Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO, na ang tulong pinansyal ay eksklusibo sa mga apektadong nagtatanim ng tilapia. Anya, ang paglalaan ng pondo ay dumating matapos aprobahan ng pamalang munisipyo ng noong Pebrero at 13 ang rekomendasyon ng MDRMO na magdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang fish kill. Binigyan din niya na ang deklarasyon ng state of calamity sa bayan ay bunga ng naunang deklarasyon ng fish kill sa mga pinakamahirap na tinamaan ng barangay ng poblasyon Bakdulong at Takunel. Alas 7:23 na po ng umaga. Bilyar, nais na maging certified medical responders ang mga tauhan ng BFP. Para sa detalye ng balitang yan, ating balikan si kasamang Magnet Patrol, Ashley Kadir. Naghain si Senator Mark Villar ng panukalang nag-aatas sa lahat ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection or BFP na sertipikado bilang medical first responder at emergency medical technician bilang paraan upang mabawasan ang panganib ng pagkamatay ng mga biktima ng sunog at kapwa responders. Sa pagsusulong ng Senate Bill No. 1860, sinabi ni Villar na dahil ang mga tauhan ng BFP ang unang makakarating sa mga posibleng mabiktima ng sunog, kailangan may kakayahan silang magbigay ng emergency treatment sa mga biktima bago sila dalhin sa hospital. Isang katulad ng panukalang batas ang inaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives noong Miyerkules. Ang iminungkahing panukala ay naglalayong amendahan ang Section 4 ng Republic Act No. 11589 o ang Bureau of Fire Protection Modernization Act. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Ashley Kadir. Nag-ulat, magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol, Ashley Kadir, sa iyong ulat. Alas 7.25 na po ng umaga at magbabalik ang balitang pambansa makalipas ang ilang patalastas. Mga issue ng bayan. Okay, that's the nature of parties in the Philippines because kulang ng ideology. Mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, pag-uusapan. This military force is for defense. Kasi iba yung gera sa labas, no? Function ng national defense yan. Mga pananaw, opinion, at impormasyon na dagdag kaalaman. Itong radio station na ito, we try to be balanced. No? So I hope they will not say politically based yung ating radio station. Di po, may disclaimer. 8. Elena Vico Hardware, your partner in progress. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ang inyong paborito price gas LPG, my home delivery toll-free number na! Just press hashtag 98000 sa inyong PLDT landline, smart, sun, and talk and text phones. Madi-deliver na ang price gas LPG right on your doorstep in just 1 hour, guaranteed! Pwede rin kayong kumontak using your Globe NTM phones. Use the following numbers: 0966-564-2423 up to 26. Oh, di ba convenient? Remember, hashtag 98000. Kaya basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG! Ang pagkakaisa, nagmamamayan ay susi para sa kaunlaran ng ating bayan. Pakinggan ang programang magbibigay impormasyon sa mga bagong proyektong pangkaunlaran at magandang balita mula sa lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat, Maguindanao.
Salam, Barangay. Kasama si Sultan Banjo Mambon Alhaj. Salam, Barangay. Dito sa 107.3 DXMM Magnet FM. Azan ang radyo mo. Ang Salam Barangay ay hatid sa inyo nila Mayor Datu Ahmad Tukaw Mastura Alhaj at Vice Mayor Datu Shamim B. Mastura. Inyong mapakinggan ang Gabay ng Quran mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Hosted by Al-Habids Muhammad, Sabri Sarinto at Sheikh Saad Delna with Brother Abdul Muhaymin Hakubo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng The Mindanao Dawa Foundation, founded by Dato Tukaw Ahmad Umastura, dito lamang sa himpilan ng 107.3 MHz Magnet FM. Azan ang radyo mo. Junicia Gurabot, tagabasag Tibuli South Cotabato. 73 years old ako karon. O ang akong tiyan nga grabe dili na gyud makaptan kay porting sakita. O ang akong ulo murag katunga na gyud nga dili gyud mahikap akong buhok. So ning adto ako dili kay sa kay Dr. Fred, nagapa check up ako. Pagkahibalo ko nga mauna to ang akong sakit, naginom dayon ko niadtong Wonder Tonic. Motay akong giinom sos. Mutuo mo sa dili. Basta kay upat ragi kaadlaw, muragi pahid lang yun tanan ng akong sakit. Hangtod karon kaluoy sa Diyos. Wa nag yun. Dili ni kaingon nga tikal-tikal. Tininood yun eh. Wonder Tonic. Ang akong giyawag sa inyo, ayaw yun mo pagduoto niya ng uban nga muingon. O di, si Dr. Fred, dili. Makapaayo sa inyo. Kini, sa tinuod lang. Ang tambal ragi yun na Wonder Tonic, mauragi nakapaayo sa ako. Hangtod karon wa nag yun ko'y gibati, bisan kamay. Abdik nag yun ko kaing mulakaw. Wa nag yun, bisan kamay na lang. Junicia Gurabot, tagabasag Tibuli South Cotabato. 73 years old ako karon. Ayaw palabiyang adlaw nga ikaw wa ni tuma sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kung ikaw dunay alta presyon, silent killer ka na, pwede kang mamiligro sa atake sa kasing-kasing, stroke, kidney failure, nga makamatay. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kinira ang dunay sagol nga alingatong o Miracle Roots. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Makapanormal sa presyor sa dugo, aron likay sa atake o komplikasyon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Matagadlaw with turmeric, mangustine, gabon, panaba, lagundi, panyawan, serpentina og alingatong. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor, ang orihinal. Mapalit sa mga butika, drugstore sa inyong lugar. Walang dapat ikabahala. Andito ang mga bakuna para siguraduhin todo ang proteksyon ng ating pamilya. Bakuna ang pinakamainam na panlaban sa mga vaccine preventable diseases. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta na sa pinakamalapit na health center o i-follow na kami sa Facebook. Let's get vaccinated for a healthy Pilipinas! Isang paalala mula sa Department of Health, Ministry of Health Barn, UNICEF at Relief International. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay. Gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka maawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para
Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Isang paalala mula sa Department of Health, Ministry of Health, BARM, UNICEF, at Relief International. Toto Pito, 7 Healthy Habits na go! Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkain mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health, Ministry of Health, BARM, UNICEF, at Relief International. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang chinelas. Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Pulate, iwasan, maghugas ang kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ang kamay, kaibigan. Mga bulating pasaway, goodbye! Isang paalala mula sa Department of Health, Ministry of Health, BARM, UNICEF, at Relief International. Alas 7:36 na po ng umaga. At sa pagpaputuloy ng ating balitang pambansa, para sa ating pangunahing bilihin sa merkado, ating pakinggan si kasamang Magnet Patrol, Alas Panarigan. Isang magandang umaga. Narito ang update ng presyo sa pamilyang bayang consumers. Ang alamin natin sa araw na ito ay ang presyo ng mga bigas at agri-produkta. Imuan, 36 per kilo, masipag, 37 per kilo, 7 tanner, 38 per kilo, banay-banay, 42 per kilo, spotted, 35 per kilo, white pellet senorita, 75 per kilo, black pellet senorita, 95 per kilo, black pellet bulaw, 105 per kilo. Sa mga agri-product na naman, red mungo, 95 per kilo, green mungo nitid, 90 per kilo, green mungo wonder, 95 per kilo, white beans, 120 per kilo, emilga money, 110 per kilo, native money, 110 per kilo, sumo money, 120 per kilo, at ang selected money, 100 per kilo. Yan ang ulat para sa consumers, pamilyang bayan, mula dito sa ating kinalalagyan, Magnet Patrol Alas Panarigan, nag-uulat. Salam, Pang Samaro. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Alas Panarigan sa iyong ulat. Alas 7:37 na po ng umaga. Samantala, para sa iba pang balita, panel ng Senado tinugunan ang mga panukalang batas
na naghahanap ng mga dekalidad na trabaho at produkto ng Pilipinas. Para sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasamang Magnet Patrol Almadi Saban. Pinagsamang komite ng Senado sa pamumuno ng Trade, Commerce at Entrepreneurship kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor noong Huwebes ay tumingi na sa ilang mga hakbang na nilayon upang mapahusay ang mga kakayahan, proseso at kalidad ng mga produkto na ginawa ng mga negosyo sa Pilipinas. Mga talakayan sa Senate Bill No. 90 o ang Export and Investment Development Act o EDA 975-536-538-782-1041 at 1441 o ang Poverty Reduction Through Social Entrepreneurship Act o present 319 o ang Domestic Feeders Preference Act 628-793 o ang National Quality Infrastructure Development Act 761 o ang Institutionalization of the Shared Service Facilities Programa ng Department of Trade and Industry 1127 o ang Philippine Accreditation Act at 1868 o ang Protected Geographical Indications Act ay pinangasiwaan ni Senator Sonny Angara na namumuno sa subcommittee na namamahala sa mga hakbang. Sinabi ni Angara na ang mga panukalang batas ay ang kanyang tatak Pinoy, proudly Filipino, na advokasya at magpapahusay sa mga kakayahan at pamantayan ng mga lokal na industriya. Ipinaliwanag ng mambabatas na ang Senate Bill No. 90 ay naglalayong amyendahan ng EDA upang palakasin ang mga exports ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat sa produksyon ng mas sopistikado at sari-sari ng mga produkto habang ang present bill ay nagdalayong isulong ang pag-unlad ng mga social enterprise sa bansa bilang isang paraan upang matulungan ang mga komunidad at bawasan ang kahirapan. At yan ang ulat mula rito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Almadi Saban, nagulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Almadi Saban sa iyong ulat. Alas 7:40 na po ng umaga. Samantala, DILG Fund Run naghahanap ng higit na suporta para sa advokasya laban sa droga. Para sa detalye ng balitang yan, ating balikan si kasamang Magnet Patrol Ashley Kadir. Sinabi ng Department of Interior Local Government or DILG na isinasagawa na ang paghahanda nito para sa buhay ingatan, droga ayawan o bida bayanihan ng mamamayan fun run sa Quirino Grandstands ng Maynila sa susunod na February 26. Sa isang bahay nitong Huwebes, sinabi ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na hindi bababa sa 10,000 kalahok mula sa iba't ibang sektor ang inaasahang sasali sa halos 3 kilometrong fun run na isa sa mga estratehiya upang makakuha ng suporta para sa advokasya ng bida. Binigyan din niya na ang bida fun run at iba pang aktibidad sa palakasan ay mga pangunahing salik sa pagkakaroon ng mas malakas na komunidad, gayon din ang pangunahing elemento upang hikayatin ang mga kabataan na maging produktibo, miyembro ng lipunan sa halip na magpakasawa sa ilegal na droga. At yan ang ulat mula dito sa aking kinalalagyan, Ashley Kadir, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Ashley Kadir sa iyong ulat. Alas 7:42 na po ng umaga. Magkasunod na kaso ng pamamaril na itala kahapon sa Pikit, Cotabato. Para sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si Empire Patrol Mike Kasan all the way from Pikit, North Cotabato.
Panibagong insidente na naman ang pamamaril sa Pikit Cotabato kahapon ng hapon, February 16, 2023, kung saan dalawa katao ang magkasunod na biktima ng pamamaril. Aunang binaril ang isang 42-anyos na lalaki na nakamotorsiklo at may karga pa itong isang sako ng semento, dagong alas 12:50 ng tanghali. Nakilalang biktima na si Jamal Lopez ng Barangay Balungis, Pikit Cotabato, at nasa ligtas ng kalagayan matapos tamaan ng bala. Nagawa pang magapagputok ng warning shots ang isang security guard ng isang buy and sell na nasa kabilang kali, kaya agad tumakas ang bumaril sa hindi mamatid na direksyon. Bandang alauna 45 naman ng hapon nang mangyari ang isa pang pamamaril kung saan isang 16-anyos na estudyante na nasa grade 9 ng Notre Dame of Pikit ang nakilalang si Justin Ababon ang binaril ng hindi pa nakilalang suspect. Ayon sa mga residente, akala nila ay bibili lamang ng bigas ang suspect, ngunit bigla umano itong bumunot ng baril at pinagbabaril si Justin sa iba't ibang bahagi ng katawan habang ito'y nagbabantay ng tindahan. 5 putok di umano ang narinig ng mga tao mula sa pinangyarihan ng krimen. Agad namang itinakbunan ng magandang loob ng mga tricycle driver ang biktima sa pinakamalapit na ospital, sumalit ilang minuto lang ay inilipat ito sa ibang ospital na hindi na natukoy pa. Ang magkakasunod na pamamaril ay pawang nangyari sa Barangay Fort Pikit, SGA BARMM. Matatanda na noong February 14 ay 3 mga kabataan din ang pinagmamaril at 2 sa kanila ay nakaligtas, sabalit isa ang binawian ng buhay na estudyante ng Pikit National High School. Matapos ang nasabing pamamaril ay nagdeklara kaagad ang LGU Pikit ng suspensyon ng klase simula noong February 15 hanggang February 17 o ngayong araw. Sa kabila ng pag-deploy ng mga tropa ng PNP mula sa Region 12 at PRO-BRMM ay nangyayari pa rin ang patayan sa bayan ng Pikit. Marihin namang kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa bayan ng Pikit. At iyan ang aking balita mula rito sa aking kinalalagyan para sa Pambansang Balita. Empire Patrol, Mike Asanag-ulat, mapayapang umaga, Kapuluang Mindanao, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Empire Patrol Mike Kasan sa iyong ulat all the way from Pikit, North Cotabato. Alas 7:45 na po ng umaga. Samantala, teenage pregnancy sa Eastern Visayas bumaba sa 4.9% noong 2022 ayon sa PAPCOM. Para sa detalye ng balitang yan, natin pakinggan si kasamang Magnet Patrol, City Sophia Ismail. Bumaba ang teenage pregnancy sa pagitan ng 15 hanggang 19 na taong gulang sa Eastern Visayas. Batay sa 2022 National Health and Demographic Survey o NDHS, iniulat ang Commission on Population and Development nitong Huwebes. Bumaba ang bilang sa 4.9% noong nakaraang taon, mula sa 6.9% ang naitala noong 2017. Batay sa 2022 NDHS na nag-survey sa 245 teenage girls sa rehiyon. Sinabi ni Commission on Population and Development Eastern Visayas Regional Director Elnora Pulma na kabilang sa age group. Ang pinakamataas sa porsyento ay naitala sa mga kababaihang nasa edad 19 na nasa 13%. Ang pinakamababang porsyento ng mga babaeng nagdadalang tao ay 16 na taong gulang sa 1.7%. Sinabi ni Pulma na ang pagbaba ay maaaring mayugnay sa limitadong pakikipag-ugnay sa mga kabataan dahil sa mga paghihigpit sa pandemya. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan. Magnet Patrol, City Sophia Ismail, nag-ulat. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol, City Sophia Ismail, sa iyong ulat. Alas 7:47 na po ng umaga. At bilang panguli sa ating balita, pambansa, Vice President Duterte itinanggi ang pagsuporta sa same-sex marriage sa Pilipinas. Para sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasamang Magnet Patrol, Asmin Tamayo. Itinanggi
Pagbanhi ng tagapagsalita ni Vice Presidente Sara Duterte nitong Huwebes, Pebrero 16, ang pahayag na nagpapahayag na suporta ang opisyal para sa same-sex marriage sa Pilipinas. Sinipi niyang talumpati ni Duterte sa 62nd mass wedding na itinaguyod ni Paranaque City 2nd District Representative Gustav Bunting noong Valentine's Day. Ang mga ulat na balita noong Miyerkules, February 15, ay tumutukoy sa pahayag ni Duterte sa pagpapahayag ng suporta para sa same-sex marriage. Isang issue na may polarizing effect sa isang malalim na debotong lipunan kung saan karamihan ay nagsasagawa ang mga Kristiyano. Ang mga pahayag na ito ay dumating habang ang mga miyembro ng Senado, particular sina Senador Joel Villanueva at Risa Ontiveros, ay nagpahayag ng magkakaibang pananaw sa pinagtatalunang Anti-Discrimination on the Basis of Sexual Orientation, Gender Identity and Expression o SOGIE Bill, kung saan ipinadala ni Villanueva ang panukalang batas sa makapangyarihang komite sa kanyang pinamumunuan. At yan ang ulat mula rito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Jasmine Tamayo nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama Magnet Patrol Jasmine Tamayo sa iyong ulat. Alas 7.49 na po ng umaga at yan ang kalipunan ng balitang pambansa. Hatid sa inyo ng Elena Biku Hardware at ni Honorable Narciso Umpin Cuyo EKA, CPA, Deputy Mayor for Chinese Community of Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Black Rice Mangosteen Coffee at Wonder Tonic ni Doc Solinap. Hati din sa inyo ng Pitu-Pitu Coffee Mix 10-in-1 at Pitu-Pitu Plus Herbal Capsule. Ang balitang ito ay hati din sa inyo ng Asal Kambayuka, sponsored by former Mayor Dato Armando Mastura at NCMF Commissioner Dato Ismael Dustin Biloso Mastura. Alas 7.50 na po ng umaga at ating balikan ng mga balitang para ang ulo ng balita. Grassroots Innovation Project, inilunsad upang matugunan ang agbuat sa mga komunidad ng barn. Manhunt laban sa mga carnapper, tumindi sa likod ng pananambang sa Lanao Cup. DOS nakapagdala ng 2,350 kaso ng HFMD sa Western Visayas, Davao de Oro ay 418 kaso ng HFMD. PCO naglabas ng mga bagong appointees sa Marcos Administration. Pagsubok ng automated poll system, itinakda sa 3 nayon para sa 2023 BSKE. Sundalo patay, 3 iba pa sugatan sa pagsabog ng minahan ng NPA sa Albay. State of Calamity, idinaklara sa bayan ng South Cotabato dahil sa fish kill. Bilyar, nais na maging certified medical responder sa mga tauhan ng BFP. Panel ng Senado, tinugunan ang panukalang batas na naghanap ng dekalidad ng mga trabaho at produkto ng Pilipinas. DILG Fund Run naganap ng higit na suporta para sa advokasya laban sa droga. Magkasunod ng kaso ng pamamaril na itala kahapon sa Pikit, North Cotabato. Teenage pregnancy sa Eastern Visayas bumaba ng 4.9% noong 2022 ayon sa PAPCOM. Vice President Duterte, itinanggi ang pagsuporta sa same-sex marriage sa Pilipinas. Alas 7.52 na po ng umaga at yan ang kalipunan ng ating balitang pambansa. Mula dito sa Bulwagan Pambalitaan, ito ang Iskia Broadcasting Center ng DXWM 107.3 MHz Magnet FM. Sa ngalan ng aming mga kasamahan,
sa ngalan ng 90.7 Magnet FM, Maramag, Bukidnon, ang kanilang CEO President na si Robin Villapaz, at 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang CEO na si Vladimir Wasawas, at 104.3 Web FM ng Pikit, North Cotabato, ang kanilang CEO na si Sir Dumidador Turquisa Bangkal. Sa ngalan ng aming mga news writer, sa ngalan ng aming mga field reporter, sa ngalan ng aming CEO President na si Attorney Michael O. Mastura, sa ngalan ng aming OIC Manager Asli Kadir, sa ngalan ng aking technical side Rasul Ishak, ako po inyong nakasama, Eden Magerna, na nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Pilipinas. At sumasa inyo ang balitang pambansa sa bawat panig ng ating bansa hanggang sa ibayong dagat. Kami po ay magbibigay ng kaalaman at impormasyon para sa ating mamamayan at bayan kong sinilangan. Ito ang Eskiya Broadcasting Center, ang inyong himpilan na agapay sa bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Eskiya Broadcasting Center, ang himpilan para sa taong bayan.